Shout out kay Popo na nag-aabang ng ating next upload. Eto na. Welcome back. Okay. Focus. So, yan na, no? Ito na naman tayo sa isang juice review. So, juice review tayo today. Mabilisan nun to, no? Kung nasusubaybayan nyo yung mga videos ko, na-mention ko naman na ang preference ko is mostly non-mentholated. Pero this time around, ito na. Susubok tayo ng isang mentholated juice by Vaporcrave. Ito ang Dark Elixir. Jumping right on sa packaging niya, sa bottling rather. Okay, very purple, no? Puro purple ang, no? Ano ba to? Ube? Ube ba to? Hindi, I think grapes, no? So, tingnan natin. Okay ba siya? And for someone na hindi mahilig sa menthol, we'll see if this is something na magugustuhan natin. Okay? So, ano ba yung Dark Elixir? Dark Elixir, if I'm not mistaken, this is, yan nga, katulad na ng sinabi ko, grapes, no? So, maganda yung bote niya. Kung mapapansin mo to sa cover, merong branding na nagsisilbi rin na knurling or grip pag binuksan natin yung kanyang ano, bote. Alright? Typical needle nose na nozzle. And ano pa bang nandito? Okay, so yung branding. Okay, this is 6mg. Satisfier cravings. Okay, sa likod may naka-emboss dun sa plastic bottle. Established 2015. Okay, so dito VGPG. Okay, some warnings. Directions. Ah, ito, ratio. 70-30, no? So, 70 VG. At yung kanilang website. Okay, so tikman na natin. And today's device is Vupu Drag 3 with ano ba to? Yap Vape Eclipse RTA ni Mike Vapes, no? 5-star flavor banger. So flavor banger nga ba talaga? We'll have a product review soon on that particular RTA. So, kita niya naman, paubos na, I guess, ubusin na natin, no? At ito, tumapon tuloy. Ang dami mong arte. Punas. Okay, so we're vaping this at lahat mababa. Taas natin to. So, subukan natin at 40 watts. This is 0.56 ohm yung resistance. Wala kang malasahan na. Taas natin. 50. Okay. Tsaba. Kakagulo yung focus niya. Okay, so for a mentholated juice, sakto lang siya for me. Yung lamig, no? Sakto lang, hindi naman siya yung overwhelming. And this is something that I can enjoy paminsan, no? Pag na-umay tayo sa non-mentholated, okay naman. Okay naman yung pagka-menthol niya. In terms of flavor, I can't really say na lasan-lasa yung grapes, no? Pero, medyo lasa siyang cotton candy. Alright, so I guess yun yung sucrose or glucose or whatever na pampatabis na ginamit dito.
yun mas nalalasahan ko compared to grapes. Kung grapes nga ba talaga yung flavor nito? Hindi ako sure eh. So, kung alam nyo kung ano yung lasa dapat nito or flavor profile, paki-comment na lang sa ating comment section. But overall, okay. Isa pa nga. Okay siya. Dahil malamig siya, no? Hindi siya masarap isabay sa beer. Okay, kasi di ba alam mo yung pagbagong toothbrush ka tapos uminom ka ng tubig, malamig din yung tubig sa lalamunan. So, parang hindi masaya yung sensation. No, siguro bagay ito sa kape. Nakikita ko bagay siya sa kape. I've tried a couple of mentholated juice in the past and kung ihahanay or kung ihahambing ko to dun sa mga nasubukan ko, isa to sa mga pinaka-okay na natikman ko. So, would I recommend this to those who are looking for a new mentholated juice? Yes. Lalo na kung mahilig ka sa menthol. Magugustuhan mo to. I would recommend this. Would I buy this again? Siguro. Oo, kasi nga, hindi nga ako mahilig sa menthol, di ba? Pero kung wala akong choice at you know, gusto ko magbumalik sa menthol, yeah, biling ko to ulit. Okay? Okay siya. Wala akong masabi. And again, you know, sa mga review naman natin, nasabihin ko lang naman kung i-recommend ko siya or hindi and then content description. So, pag sinabi kong okay siya, bilin nyo, subukan nyo. Ibig sabihin, okay yun. Pumasa siya sa akin. Diba? Hindi na tayo masyado magpapatumpik-tumpik pa. Straight to the point tayo kasi you know, ayoko naman sayangin yung oras nyo. And, you know, purpose naman ito mga videos na to is to give insights and kung ano yung opinion ko about a certain product. And, di ba, wala naman akong magigain kung sasabihin kung masarap kahit hindi siya masarap, di ba? Una-una, hindi naman tayo sponsored. Hint-hint, baka naman yung mga ano dyan, juice manufacturer. Nah. Pero seriously, you know, ginagawa natin to para sa mga ating mga viewers, sa mga followers. Maraming salamat. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Aba, ano na. Okay. Dun sa mga patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik ng ating videos, maraming maraming salamat. The best po kayo. Don't worry, hindi naman tayo mauubusan ng videos. And yun lang, medyo naging busy lang lately. Kaya abang-abang na lang, no? But I will continue on coming up with content for your visual and auditory pleasure. Okay? Maraming salamat at magkita-kita po ulit tayo.